Ika-21 Kabanata. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayo ng Betfage, na nasa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod at sinabi, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali, kasama ang bisiro nito. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo." Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta. "Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno." Lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ang mga tao sa unahan ni Jesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw, "Purihin ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod at nagtanungan ang mga tao, "Sino ang taong iyan?" Sumagot ang mga kasama ni Jesus, "Siya ang propetang si Jesus na taga Nazaret na sakop ng Galilea." Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, 'Ang bahay ko ay bahay panalanginan, pero ginawa ninyong pugad ng mga tulisan.'" May mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo at pinagaling niya silang lahat. Nagalit ang mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa ni Jesus at nang marinig nila ang mga batang sumisigaw doon sa templo ng "Purihin ang anak ni David." Sinabi nila kay Jesus, "Naririnig mo ba ang sinasabi nila?" Sumagot si Jesus, "Oo. Hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa kasulatan na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos na magpuri sa Kanya?" Pagkatapos, iniwan sila ni Jesus. Lumabas siya ng lungsod at nagpunta sa Betania at doon siya nagpalipas ng gabi. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinaumagahan, nang pabalik na sina Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan, kaya nilapitan niya ito. Pero wala siyang nakitang bunga kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, "Hindi ka na mamumunga pang muli." At agad na natuyo ang puno. Namangha ang mga tagasunod ni Jesus nang makita nila iyon. Sinabi nila, "Paanong natuyo kaagad ang puno?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. At hindi lang iyan. Maaari rin ninyong sabihin sa bundok, 'Lumipat ka sa dagat,' at lilipat nga ito. Anumang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin ay matatanggap ninyo kung sumasampalataya kayo." Ang tanong tungkol sa awtoridad ni Jesus. Bumalik sa templo si Jesus at habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at tinanong, "Ano ang awtoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na iyan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, at kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang awtoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang awtoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao?" Nag-usap-usap sila. "Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, 'Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?' Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao,
dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang awtoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa panganay at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho.' Sumagot siya, 'Ayaw ko po.' Pero maya-maya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. Lumapit din ang ama sa bunso at ganoon din ang sinabi. Sumagot ang bunso, 'Opo, pero hindi naman siya pumunta.' Sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama?" Sumagot sila, "Ang panganay." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi kayo naniwala. Pero ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay naniwala sa kanya. At kahit na nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo at naniwala sa kanya." Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Muling nagsalita si Jesus sa kanila, "Makinig kayo sa isa pang talinghaga. May isang taong may bukid na pinataniman niya ng ubas. Pinabakuran niya ito at nagpagawa ng pisaan ng ubas. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore. At pagkatapos ay pinaupahan niya ang kaniyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lugar. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang kaniyang mga alipin sa mga magsasakang umuupa sa ubasan niya para kunin ang kaniyang parte. Pero sinunggaban ng mga magsasaka ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang isa at binato naman ang isa pa. Nagsugo ulit ang may-ari ng mas maraming alipin. At ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Nang bandang huli, pinapunta ng may-ari ang kanyang anak. Ang akala niya ay igagalang nila ito. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak ng may-ari, sinabi nila, 'Narito na ang tagapagmana. Halika kayo. Patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya.' Kaya sinunggaban nila ang anak, dinala sa labas ng ubasan at pinatay. Pagkatapos nagtanong si Jesus, 'Ano kaya ang gagawin ng may-ari sa mga magsasakang iyon sa kaniyang pagbabalik?' Sumagot ang mga tao, 'Tiyak napapatayin niya ang masasamang taong iyon at pauupahan niya ang kaniyang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay sa kanya ng parte niya sa bawat panahon ng pamimitas.' Sinabi sa kanila ni Jesus, 'Hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang sinumang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog." Nang marinig ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo ang talinghagang iyon, alam nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao na naniniwalang si Jesus ay isang propeta. Ika-22 kabanata. Ang talinghaga tungkol sa handaan sa kasal. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay may itutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Pero ayaw nilang dumalo. Sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, 'Handa na ang lahat,
Nakatay na ang aking mga baka at iba pang pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain, kaya pumunta na kayo rito. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila, at ang iba'y sa negosyo nila. Ang iba na may sinunggaban ang mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Pagkatapos, sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, "Handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak, pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita." Pumunta nga sa mga lansangan ang mga alipin at inimbitahan ang lahat ng nakita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaki, "Kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan?" Hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, "Talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim, doon sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Pagkatapos, sinabi ni Jesus, "Marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili." Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Umalis ang mga Pariseo at nagplano kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang mga pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga kasamahan at ang ilan sa mga tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga ito, "Guro, alam po namin na totoo ang mga sinasabi ninyo. Itinuturo niyo ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Wala kayong pinapaboran dahil hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao. Ano sa palagay niyo? Tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi?" Pero alam ni Jesus ang masama nilang balak. Kaya sinabi niya, "Mga pakitang tao, bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na iyan? Patingin nga ng perang ipinambabayad ng buwis." Iniabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, "Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera?" Sumagot sila, "Sa emperador." Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos."